Welcome back again mga idol, dito sa PJM Bucket TV. So today's video nga, eto, meron tayong bad news dito sa ating goat house. Meron tayong isang inahin na naobserbahan natin na possible na bloated mga idol. So gamutan na naman to. So kung gusto niya makita at malaman, so samahan niyo ako, tara! So eto mga idol, isang nakakalungkot na araw para sa ating lahat. So eto yung pinakaayo nating mangyayari sa ating mga alaga. Yung magkasakit, especially yung pagkakaroon ng bloated. Dahil yung sakit na bloated is number one na napakabilis pong makamatay po sa ating mga alaga. Pag hindi natin to naagapan ng ilang oras, so posible pong mamatay yung ating alaga mga idol. Kaya napakahirap na maka-experience nga ng ganitong sakit. Especially yung mga baguhan na hindi pa nila alam yung mga symptoms o sign na bloated na yung kanilang kambing. Tapos hindi nila namamalayan. So, tendency hindi nila nagagamot. Tapos yun nga, binabawian ng buhay. So, eto yung inahin natin. Yan o, nasa baba. Medyo malabo lang. So, napansin ko siya kaninang umaga na ungot siya ng ungot. Tapos, ayaw niyang uminom, ayaw niyang kumain ng feeds. Then, ayaw niyang magtatayo. So, nasa isang gilid lang siya. Tapos yung pinaka-chan niya is medyo lobo mga idol. Then yung bandang bandang right side nung pinaka-chan niya is talagang lobong-lobo at talagang maraming lamang hangin. So, yung ginawa nga natin ngayon, kumuha nga kami ng syringe na 20cc. So, mahaba yung pinaka needle nun. Yung pinaka-kara, yung mahaba. So, yun nga po yung gagamitin namin pantusok dun sa tiyan niya para makalabas yung hangin. Then, meron din kami tinimplang sodium bicarbonate o yung baking soda plus mantika. So, pinagsama natin. I-oral oral drench natin sa kanya, pasupa. So, pa-oral, pasubo po. Yung pinaka baking soda plus mantika para po yung makatulong sa mga halimbawa kung may bumaraman sa lalamunan niya, mabilis po yung bababa. Tapos, yung baking soda naman makakatulong po yun para mailabas niya yung hangin o yung gas na naiipon po sa pinakatiyan niya. Kasi nga, kaya nagkakaroon ng bloated is sa kadahilanan po na meron silang nakain na solid part ng pagkain nila. Tapos, hindi sila ganda kainom ng tubig o bumara sa lalamunan na nagkokos po ng pagkakaroon ng bloated. Tapos, yung pinakahangin hindi makalabas. Hindi nila mailabas kaya lumolobo yung tiyan nila. Lumolobo na lumolobo. Tapos yun nga, mamaya-maya yung kambing mawawalan na ng panlasa. Tapos nasa isang tabi lang siya, nakahiga. Tapos medyo makikita natin na medyo masama yung lasa niya, hindi okay. Kasi nga, umuungot siya, yung parang nag-iingay siya na nakikita natin sa itsura niya na hindi talaga siya okay. So ang gagawin nga natin, magbibigay muna nga tayo ng sodium bicarbonate o yung baking soda plus mantika. Then yung 20cc o 20ml na syringe. So meron yung mahabang needle, ayun yung pantutusok natin para makalabas po yung hangin dun sa pinaka tiyan niya mga idol. Tapos bumili din kami ng Dulcolax suppository. So, nakakatulong yun para mailabas yung pinaka dumi niya. So para makadumi siya, then mailalabas niya yung hangin. Tapos isusuot natin yun sa pinaka puwerta niya, yung pinaka Dulcolax sa binili natin sa Mercury Drugs mga idol. So pantao yun, gagamitin natin to sa kanya para mabilis po siyang makalabas yung mga hangin o yung gas na naipon nga sa tiyan niya. So eto mga idol, papaitok sa inyo kung paano nga natin gagamutin yung kambing na may bloat. So eto mga idol, eto yung bumungad sa atin ngayong araw. So kung napansin nyo, etong itsura ng inhi natin na to is hindi normal nga yung itsura niya. So yung mata niya medyo iba. Tapos ungot siya ng ungot na parang nagpapahiwatig siya na nahihirapan mga idol. Kaya nga eto, nilapitan natin mabuti at inobserbahan natin kung ano po ba yung karapat dapat na i-apply sa kanya. Kasi kinakailangan mo-obserba tayo sa mga alaga natin para alam natin yung gagawin. So eto nga,
napagpasyahan namin since hindi ito nakain, pero yung chan niya is medyo lobo. Tapos hindi naman ganito talaga yung katawan niya, medyo payat dapat yan yun. Kung napansin niyo itong left side ng chan niya is talagang may mga hangin, mga idol. Talagang nararamdaman natin na may kabag po. So eto, kumuha nga tayo ng needle. So karayom, tapos mag-a-apply din tayo ng sodium bicarbonate o yung baking soda na tinatawag natin, na isasabay na rin po natin sa mantika. So isusupa po natin yung mantika na may baking soda. So eto yun, yan o. So pa oral drench, ibibigay natin ito sa kanya para sa ganon makadigal siya, makatulong sa paglabas ng hangin na nandun nga sa loob ng chan niya, mga idol. Dahil sa mga bloated na kambing, ito yung number one nating gagawin or yung ating first option. So pag hindi gumana, saka tayo magpuproceed sa second option na yung tinatawag natin na pag-a-apply nga nung Dulcolax, yung pantao, yung nakatulong para sa para makadumi po yung taong hindi makalabas yung kanyang pinakadumi. So eto nga, ina-apply na natin itong baking soda na may mantika dito nga sa ating inahin para sa ganun makatulong upang lumabas nga yung gas o yung mga hangin na nandun sa tiyan niya. So ngayong umaga wala pa siyang kinakain, tapos nga ungot siya ng ungot, nakita namin. So pangitain na talagang bloated na, kaya kinakailangan nating agapan, mga idol. So sana maging successful po itong ating ginagawa, at sana bukas pagpunta natin sa kambingan natin is okay na siya, mga idol, kasi napakahirap ng gantong sitwasyon. Then ito naman, mga idol, yung binili pa nga natin sa Mercury Drugs. So pantao to, pero pambata yung binili natin. So bumili nga tayo ng Dulcolax suppository, mga idol, yung para nga po sa mga taong hindi makadumi. So ito, ilalagay natin to sa kanyang puerta. Sa ganon, tuluyan po siyang makadumi. Kasi pag nakadumi siya, meaning may lalabas yung hangin din. Kumbaga, mailalabas yung mga dumi niya. Then at the same time, yung hangin, yung gas, makakasabay po na lumabas nga sa paglabas niya nga po ng mga dumi niya. Ito is isusuot po natin sa pinaka loob po ng puwerta niya, mga idol, yan, no? So yan. So advisable to ng mga vet, kaya ginawa po natin. Yan po yung mga ginagawa natin once na bloated po yung isang kambing, mga idol. Talagang napakahirap na sitwasyon na to. So minsan isang oras lang pag malalayang pagkaka-bloated, pag hindi naagapan, wala. Talagang nakapanghinayang, binabawi ang agad ng buhay. Kaya kinakailangan, obserbahan natin mabuti yung mga alaga po natin. Then eto naman, mga idol, ginawa na rin natin ng paraan. Natusukin nga yung kanang bahagi ng chan niya netong needle na medyo mahaba. So yan o. So nung tinusok ko, kinapa ko muna kung alin yung mahangin. Tapos yan o. Nung binaon ko talaga mabuti ni needle, ramdam ko talaga na lumalabas po yung hangin o yung gas na nakakatulong para po unti-unti siyang gumanda yung kanyang pakiramdam. So yan o. So medyo hirap lang kami dahil nga wala kaming taga-video, kaya pasensya na kayo kung hindi masyado maganda yung pagkakagawa natin ng video dahil wala po tayong katulong sa paggagawa ng video. Yan o. So nung tinusok nga namin yung needle, naramdaman namin na nakakatulong ito para unti-unting lumabas yung gas nga o yung hangin na namumupo doon sa loob ng tiyan niya. Kasi po, ang pagkakaroon ng bloated na kambing is nagsisimula nga po yan sa makakakain sila accidentally ng solid na pagkain. O halimbawa, plastic, bumar sa lalamunan. So, ang tendency, hindi makalabas yung hangin. So, namumuo yung hangin sa tiyan at misto lang, hindi ito makalabas. Kaya po, lumalaki na lumalaki yung tiyan na nagkokos po ng napakabilis na pagkamatay po sa mga alaga natin. Kaya ito, ginagawa namin yung lahat para nga makaligtas itong alaga natin, dahil ayan po yung napakahalaga, yung maagapan po agad natin. So mga idol, muling paalala, hindi po tayo expert o nagmamagaling sa mga ginagawa natin. Ngunit nagsishare lang tayo ng mga ginagawa natin once na nagagamot tayo ng mga alaga natin. Dahil naniniwala po ako na makakatulong po tayo sa mga newbie o sa mga baguhan, lalo na sa mga gantong cases po, mga idol. So yun nga, mga idol, so napakita ko na nga sa inyo kung paano ko ginamot yung kambing na may bloated. So pabalitaan ko na lang kayo bukas kung ano yung magiging lagay niya. So sana mas gumanda po yung pakaramdam niya. At the same time, sana maagapan natin yung pagkakaroon niya ng bloated, kasi napakahirap na sakit yun ng kambing. At the same time, napakabilis po nung makamatay po sa mga alaga natin yung sakit na bloated. Kasi nga hindi nila mailabas yung hangin. So lalaki na lalaki yung tiyan nila. Tapos may hirapan sila. Kaya kinakailangan nating
mailabas po yung gas o yung hangin na naipon po sa tiyan niya. Kaya nga po natin siya binigyan ng mga mantika plus baking soda, tapos tinusok din natin ng needle yung pinaka tiyan niya para makatulong makalabas yung hangin. Then meron din tayo binigay na Dulcolax suppository para makatulong po sa kanyang makadumi po siya o mailabas niya po yung mga hangin sa tiyan niya, mga idol. Bukas babalitaan ko na lang kayo. So huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-subscribe, then hit yun na rin yung notification bell, lalo na't bago kayo dito sa ating channel. So maraming salamat sa inyong lubos sa panonood, and shoutout po sa mga solid na sumusuporta sa atin dyan. Maraming salamat and God bless.